Sashna Photoshoot Issue. Mom. Kalma mo lang, hindi kalma, kalma. Okay, first of all, okay, ito, unang-una. So, ito, unang-una, gusto kong mag-sorry kasi sa mga na-offend ko for the consent thing na dapat pinaalam ko muna or dapat binler ko na lang yung face para no more issue. So, alam naman natin ang industry ng social media. So, it's purely for fun. At nasa social media ako for how many years? So, okay, story time. Kasi nag-post naman na si Ate Girl, though. Okay, mag-post na rin tayo. Yung shoot na yun is pinakausapan lang ako ng friend ko kasi siya yung may-ari ng aesthetic. Na sabi niya kung pwede ako mag-photoshoot. Then go, kasi friend ko naman yung may-ari ng aesthetic. Yung sinasabi ni Ate na nakausap ko siya. Yes, nakausap ko siya kasi nagtanong siya kung pwede umupo. Sabi ko, go. Then si Jerome kasi maraming beses niyang tinatanong at kinakausap. You said kasi you barely had an interaction. When in the first place, it's not. Sobrang dami mong tanong kay Jerome. Like, girl instinct! Hindi TH ako ha, kasi may kasama ako doon. Sabi ko, ate, hindi ko alam kung totoo itong nararamdaman ko. Pero pwede ba? Pero pwede ba? Paki-confirm na lang if talagang ang daming tinatanong ni ate girl. Sabi nga nung kasama ko, ute, kahit ako na yung nakikipag-usap sa kanya, ang gusto niya kausapin si Jerome. So, kinausap ko rin yung si Jerome. Sabi ko, mahal, may nafe-feel ako ng something. Sabi niya, oo nga eh. Sabi ko, diba, may something talaga. Sabi niya, oo, ang daming tanong, bakit ganun, kemike. So, hindi naman ako nagkukulang sa assurance ni Mahal. Si Mahal, uncomfortable na rin siya, so pangiti-ngiti na lang siya. Si ate, hindi niya talagang hindi maiwasan maraming itanong tungkol sa mga guys, tungkol sa ganyan, may crush daw siya, ganyan. Na hindi naman sila close ni Jerome. I mean, kakakilala na lang nating lahat. Hindi siya kilala ni Jerome, hindi ko siya kilala, ganun. Open ka about sa crush, ganyan. So, something off. Tapos sasabihin mo may boyfriend ko, hindi ba parang off din yun sa boyfriend mo kapag binaligtad natin yung sitwasyon? I mean, ano na lang mapifeel niya? Ako, as a prank girl, lumapit na ako. Sabi ko, te, dami mo namang tanong. Sa akin mo na lang italong. Kasi ako hindi ko na pinapadaan social media yung mga sheets ko eh. I mean, kung something off na, bakit hindi ko confrontahin? Di kinonfront ko siya. Doon ka na naghinto magtanong-tanong, tapos yun yung nag-reaction mo sa shoot natin. So, sa part ko lang, I hope you know how to distance yourself. English yun. Especially kung nandun yung girlfriend or yung boyfriend. Kasi, respect na lang. Ganyan. At ito pa, nagpapamassage ka, tapos nagtanggal ka pa ng bra mo, knowing na malapit sa'yo si Jerome at you're making sounds na hindi ka aya-aya. But it's valid if you felt uncomfortable. Pero, at the same time, intindihin mo rin na uncomfortable din ako. Yung reaction sa video na yon is counterpart ko na lang yon kasi tinitake ko na lang siya as a joke. Hindi ko siya sineseryoso that time. Yan lang. Yan, kunyari ipuan. Oh my God, you know him. Pakilala mo naman ako. Ganun. Okay, I'm kind of shaking right now. Pero, una sa lahat, I think hindi lang ako yung mag-agree. Pero sige, ask nyo na din yung other models who worked with me on the shoot. I tried to keep it as professional as possible talaga yung response ko dun sa video na yon. First, she said na she talked to me about she confronted me about Jerome. She didn't. Una sa lahat, it's because the only times na I would like have interactions with yung boyfriend niya was nung nakaupo ko sa makeup chair and I was also having a conversation with the makeup artist. Sakto lang na nandun siya and I didn't want the entire thing to be awkward. And also at the same time, hindi ako lumalapit dun sa guy. And yung crush na she was referring to, I was talking about Donnie Pangilinan, which I was talking to my makeup artist about kasi sabi ko na dati pa lang talaga idol and crush ko na si Donnie Pangilinan, which is something na alam ng everyone that I have met, my boyfriend, everyone talaga. So I don't know kung ano yung like tinatry mo ipakita with your response. Like, tinatry mo ba sabihin na hinahabol-habol ko yung boyfriend mo? Or tinatry mo ipamukha na like madumi akong kasing babae? Even saying, oh my God, nung nagpapamassage ako, you even said that I took off my bra and that I made like sounds na hindi ka aya-aya. Which is super not true. First of all, nung sa shoot na yon, I wasn't even wearing a bra because I was wearing a tube top. And sa tube top na yon, instead of wearing bra, I was wearing yung mga stick-ons dun sa, to cover up your, alam yun na. So ano yung bra na tatanggalin ko? Second, I wasn't blaming you naman of being someone na sobrang like selosa or something, but
I am kind of mad now na you would make a response like that. Tapos pag mumukain mo kong masama. The entire time, umpisa pa lang, kakadating mo pa lang dun sa shoot, you were already super duper cold towards everyone and you were only talking to the makeup artists and like to the photographers. When I asked if pwede ako umupo sa tabi mo, it was because it was a fairly small place and yung space dun sa tabi mo was the only available seat. We were wearing heels, my back was hurting. Sabi ko, can I sit next to you? And I said it as respectfully as I can. Tapos yung tingin mo sa akin, sabi mo lang. Diba? I tried to be as nice as I can sa'yo. I even offered na magpahiram ng jacket when you said that you were feeling cold. And most of the time, I wasn't even talking to you or to your boyfriend kasi sa totoo lang, hindi dahil sa artista kayo, ibig sabihin lahat ng tao gusto na agad kayong kaibiganin. I was talking to the other two models sa shoot and they can attest na the entire time, you and your boyfriend were making everyone else feel uncomfortable. Ayun. So, if you're insecure about your relationship with the guy, huwag niyo akong idamay. So, hi guys. Isa ako sa mga model that time. Ito ako. And ako yung nagpatong ng siko sa leg ni guy. So, that moment, akala ko lang na parang napapraning ako kasi feeling ko nakatitig siya sa akin. Which is true naman pala. Kasi without us knowing, nagbibidyo naman pala sila ng content na selos that time. Eh di sana, sinabi niyo na lang sa amin, di ba, na magbibideo pala sila, di kinaringan sana namin yung acting namin pag silohin siya na malala. And di ko alam kung alam nila, dalawa, na girlfriend kong isa sa mga model. So why selos? And sa part naman ni Camille, actually guys, mapapansin niyo naman sobrang detailed ng mga kwento niya. Kasi totoo. And yung part na nagpapamassage si Camille, yung girlfriend ko pa yung nag-unzip ng konti ng tube ni Camille. Kasi nga magpapamassage siya ng likod eh. And nandun kami katabi niya nung gumagawa siya ng sounds. Sounds daw. Well, actually, hindi naman siya sounds para sa akin. Nasasarapan lang talaga siya sa massage. And wala naman masama dun. Hindi naman ibig sabihin nun, nagpapapansin na siya sa guy. It's not like she's moaning or what. And yung gustong umupo ni Camille sa tabi ni ate girl, ni Sashna, wala siya sinabing go. Tinigdan niya lang si Camille na parang, yun, katulad nga na sinabi ni Camille, tinigdan lang siya. So that time, very off na si Camille nun. Kaya sinabi niya sa amin yun. Kaya alam ko yung part na yun. And yung ugali ni Camille na sobrang bubbly niya lang talaga and sobrang friendly niya kasi kahit kami nung unang meet namin, hindi naman kami magkakakilala. Siya pa yung nag-approach sa aming dalawa ng girlfriend ko and nakipagkwentuhan, ganyan. So yun na nga, instantly, naging close kaming tatlo. Actually, hindi nga ako nagselos eh. Kahit ang ganda-ganda ni Camille. Kasi ang bait-bait niya eh. And wala namang rason para magselos. So, hindi lang si Camille yung naka-feel ng hindi komportable the whole time sa shoot. Actually, kaming tatlo naka-feel nun. Honestly, daig pa nila si Katniel. Pero by the way, Sashna, thank you pinahiram mo ng shoot. So, ayun lang naman yung side ng story ko. Anyway, we love you, Camille.